So yung tinesting ko na ito, ano siya, hindi buo yung picture niya. May itim dito sa tabi. Dito, may itim. Sasaksak ko para makita nyo. Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito, nag-assemble ako ng TV. Ayan, meron akong bakanteng ano dito, may bakante akong kaha. Sanyo, ang tatak. Ayan. So, nag-assemble na lang ako ng universal board. Ayan o. Nag-cut ako niyan sa ibang universal board din na pwede pa yung kanyang power supply kasi nabutas yung kanyang power supply. Kaya ang ginawa ko, nag-cut na lang ako doon sa ibang board. So ayan. Ito. Ayan, nailalagay ko pa lang yung kanyang IR. Tapos nailagay ko na itong jock niya. Okay na yan. Ayan. So, titingnan na lang natin yung picture. Ayan. So, yung tinesting ko na ito. Ano siya? Hindi buo yung picture niya. May itim dito sa tabi. Dito, may itim. Sasaksak ko para makita nyo. Ayan, nakasaksak na. May nagpower na yung ating TV. Ito siya oh. Ayan oh. Ayan. Yung purity ring, hindi ko pa siya nilalagay kasi i-adjust ko pa yung kanyang picture, yung kanyang converge. Ayan, i-adjust ko pa yan. Pero ito lang ang problema dito. Ayan, may itim siya. Doon sa kabila naman, normal. Tapos dito sa baba, normal din. So, yung brand nung nilagay kong China board ay Renko. So, ayan. Yung iba dito, ginagawa nila. Dinadagdagan nila yung B plus, ina-adjust nila itong trimmer. Ayan. Ina-adjust nila yung trimmer na yan para lumaki yung picture. Pero ginagawa ko dito, may nilalagay lang akong capacitor para lumaki yung kanyang itong kulay itim nito, itong size niya. Matatanggal ko yan pag ako naglagay ng capacitor. So, kaya ako to binidyo kasi isang trouble to na wala pa dun sa channel ko, itong kulay itim na to. So, paano matatanggal yan? Yung iba, ginagawa nila dyan, pinipihit lang nila to. Pero hindi ko ginagawa to kasi masisira yung ating flyback tsaka yung horizontal output natin. Kasi pag pinihit natin to, tumataas sa 110 yung B plus nya. Kaya masisira itong hat natin tsaka itong playback kasi itong playback nakadesign siya ng 110. So pag tinasa natin yan, baka masira yung ating transistor tsaka itong playback. So tingnan ninyo kung anong. Ayan o. Nagbabago siya pag pinipito. Ayan o. Kaso, balik natin ulit. Kasi hindi pwedeng gawin yun. Tataas yung B plus. Masisira itong playback. So, ang ginagawa ko dito, yan, sa experience ko lang, ang ginagawa ko dito, nilalagyan ko siya ng 474 dito sa wire na to, itong blue, naka-series. Nilalagyan ko siya ng 474, mga 400 volts, yan, naka-series siya dyan. Yan, si-series ko siya dito, yan. So, try natin. Ito yung 474 ng capacitor na ilalagay natin.
hindi na siya makita kasi malabo na yung ano. Pinuha ko lang to sa TV na yung ibang board na may 474. Ayan o. 474. So, lagay natin. Gagawin natin, tatanggalin natin tong wire na blue. Tapos, magsi-series tayo ng 474. Ayan, ito yung 474 natin. Nalagay natin dito sa inalis nating wire. Dito sa ating yoke. Ayan. Ito. Ito yung ating 474. Ayan. Yung 474, yung isang paan nilagay ko dito sa kabilang side ng ating yoke. Ayan. Ito isa horizontal. Horizontal to. Horizontal deflection. Ayan. So, tapos yung isa naman ay inalagay natin tong wire na blue dito sa kabilang paan ng ating kapasitor na 474. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ito. Ayan siya. So, testing natin. Ayan guys. Meron pa siyang konti. So, konti na lang. Magdadagdag tayo ng mga ano, mga maliit ng ceramic. Mga ganito. 102. Ayan. Pwede yung 22J. Pwede na yun. Magdadagdag tayo. Pero hindi tayo dito magdadagdag sa nilagyan natin ng Mylar. Dito na tayo magdadagdag. Ayan o. Diyan sa may dalawang kapasitor na yan. Ayan. Ayan o. Diyan tayo magdadagdag. So, ayan. 102 kb. Magdadagdag tayo doon. So, ayan guys. Dito tayo magdadagdag ng 102. Ayan, 102. Dito tayo maglalagay. Ayan. Dito sa collector, papunta dito sa itong ano na to, line na ito. Papunta to sa ground. Ayan. Papunta to sa ground, itong line na ito. So maglalagay tayo dito ng ceramic na 102. Ayan. So ito may nakalagay ditong Mylar, itong dalawang to. Ayan. Pwede nyo namang pataasin to. Ito ay 912, itong Mylar na to. Pwede nyo dagdagan ng ano, mga 22J dito para mabuo na yung kanyang ano, screen. So, wala naman akong 22J, kaya 102 na lang ilalagay ko. Ayan. So, lagayin natin. Ayan guys. Ayan guys, lagayin natin. Itong 102. Bali, dalawa na sila. Ayan. Pero kung may 22J tayo dito, may lalagay. Mas maganda. Hindi na tayo magdadalawa ng ceramic. Ayan. Ayan. Lagay ko na. Eto. Ayan. So ito, gin-grinder ko lang yan. Ayan.
Kinuha ko lang yan sa ibang board. So, testing natin. Ayan guys, nabuo na. Wala na yung itim. Buo na yung picture niya. So, i-set up ko na lang to, tapos ayusin ko na lang converge. Yung kanyang converge. Ayan o, kita yung ano. Ayan o, maayos to sa converge pag ginalaw-galaw ko to. Ayan o. So, ayan. Ayan, may, meron pa siyang ano. Meron pa pala siyang i-adjust. Ayan o, yung kanyang vertical size. So, adjust natin. Buksan natin yung service mode. Ayan. Gagawin natin dito ay hihina natin yung volume. C0 natin. Tapos, minu. Minu. Tapos, 6568. Ayan. Ayan o. Lumabas na yung service mode niya. Tapos, ito yung gamit kong remote. Ayan. Pipindutin ko siya sa itong may A na to. Ayan. Bago na. Tapos, pipindut ako ng display. Display. Ayan. Ayan o. Mabas yung vertical lang niya. So, adjust lang natin. Channel. Tapos yung channel yung pang baba, taas. Ayan o, channel. Tapos volume yung pandagdag. Ayan o, ang pagbago ng number o yung kanyang size. Ayan. Medyo ibababa natin to. Banat na banat pataas. Ayan, nagbago siya sa vertical size. Ayan o, vertical size. Pupunta siya sa gitna. Ayan. Sobra. Yan. Tingnan natin sa iba. Yun o. Tapos, try natin sa menu. Yan. Yan. Nasa gitna na siya. Medyo bumaba na. Yan. Ulitin natin. Tingnan natin kung 6568. Yun. Nasa gitna na. Hindi na siya naka ano, banat pataas. So, okay na siya. Ayan. Balik ko na naman. Ayan guys, okay na. Lagyan na lang natin siya ng picture. Pero may aayusin pa ako dyan. Ayusin natin. Lalagyan muna natin ng picture ng video. So, ayan guys. DVD muna ginamit ko. Ayan. Okay, ayan. Sakto na siya, oh. Wala na siyang itim. Tapos, hindi na siya naka, ano, naka vertical, yung vertical size niya. Ayan. Hindi na banat yung kanya picture. Okay na, oh. Ayan. Okay, ayun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, kung bago kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, comment, pindutin niyo na rin yung notification bell at pindutin niyo yung all para lagi kayong ma-notify sa susunod kong i-upload na video. Maraming salamat.